Let's balance the sheet! Maraming hindi nakakaalam na saksakan ng daming negosyo ang binibigay ng tax code. Ito yung example, incentive review opportunity negosyo. Oo, galing yan sa tax code. At galing yan sa Republic Act 10963. Kung hindi nyo alam ito, ito yung TRAIN Law. Yan ang TRAIN Law. Republic Act 10963. Basahin ko sa inyo yung negosyo na gustong ibigay yung oportunidad, yung income, yung wealth na gustong ibigay sa atin ng batas. Nasa Section 6 yun. Basahin natin. Sabi dito, wala pala sa Section 6. Nasa Section 5A ng Tax Code. Pag pinag-uusapan natin Tax Code, kasama na po ito. Basahin ko sa inyo. Provided, ito po yung binabasa ko. Ha? Kung gusto nyo magkaroon ito, matin kayong seminar ko, bigyan ko kayo o bumili na lang kayo. Provided that the Cooperative Development Authority shall submit to the Bureau a tax incentive report which shall include information on the income tax, value-added tax, and other incentives availed of by cooperatives registered and enjoying incentive under Republic Act 6938 as amended. Imaginin mo, yung Cooperative Development Authority magbibigay ng information sa BIR. Anong gagawin ng BIR dyan? Pamumunas ng puwet? Hindi. Hindi yan pamumunas ng puwet. I-check ng BIR yan, i-audit ng BIR at the end of the day, yung cooperatives na registered dito. Ang nagsumbong yung nanay, sinumbong yung anak, diba? Ito yung mother, sinumbong yung mga kids niya. Eh, siyempre, sinumbong dito, papaluin ngayon dito. Ha, scold. Scold niya. Paluin. Diba? Tanong, mayroon na bang tao na ang negosyo o trabaho ay mag-review ng incentive ng mga cooperative? Wala pa. Excuse me. May tao na ba na nagre-review ng incentive ng kooperatiba? Wala. May nag-o-offer ba? Wala. Kaya nga sabi ko sa'yo, may negosyo eh. Sino ngayon mag-o-offer tayo? Tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayong gumawa ng working paper, ng checklist. Ayan, checklist. Magulo eh. Burain ko nga. Turuan ko kayong gumawa ng number one, working paper. Nakikita nyo ba? Tapos checklist. Yan. Turuan ko kayo niyan. And paano gumawa ng report, recommendation. Saan, sir? Recommend. Saan? Para sa mga kooperatiba. Imagine nyo kung may 50,000 na kooperatiba. Yan ho yung potential ninyong kliyente, 50,000. So sabihin na natin, magcha-charge kayo ng 10,000 na lang.
per kooperatiba, masyadong mura ho yun. Mura ho yun, ha? Hindi ganun mag-charge. Mura lang. O imagine mo kung gano'ng kalaki yan. 50,000 times 10,000. Potential professional fee ng mga accountants, bookkeepers, CPA, consultants, etc. Turuan ko kayo, ha? Paano gumawa ng report? Paano gumawa ng recommendation? Ang objective is very simple, ha? Ma-prevent sila na ma-audit ng BIR, number one. Kung ma-audit sila ng BIR, ang purpose mo naman ngayon is ma-prevent yung malaking deficiency tax. At ultimately, mapanatili nila yung kanilang tax exemption. Oh, makita-kita tayo, ha? May libro akong ginagawa dyan. Ito, para sa inyo yan. Para sa gusto kong maging tax bookkeeper, bookkeeping specialista, hindi nyo na ho kailangang mag-imbento ng entry. Inimbento ho na ho sa inyo ng tax code. At ito ho ay malalaman ninyo lahat, mga 95% naman lahat, sa book, the books of entries, 1,675. Para ho doon sa venue at saka place, venue nga, place, time and date ng ating seminar na ito, okay? Ang kailangan nyo lang puntahan at saan kayo magpaparehistro, dito po, sa emelinotmaestro.com. Matina po kayo, magkita-kita tayo at magnegosyo tayo. Pagkatapos na maturuan ko kayo, imamarket ko kayo. Saan? Dito sa tax mapping apps. I-google nyo na, pagkatapos i-download nyo na. Okay? Maraming salamat!